Christmas! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pagpapakita at paglalarawan ng fractions na katumbas ng isang buo at fractions na higit pa sa isang buo. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa channel ko. Click din ang notification bell para magkasama ulit tayo sa next math video ko. Maraming salamat! Simulan natin sa larawan A. Meron tayong bilog. Hatiin natin ito sa apat. Ang bilang ng hati ang nasasabi kung ilang number o kung anong number ang gagamitin natin na denominator. Dahil apat na hati ito, ang denominator natin ay 4. Sunod, lagyan naman natin ng kulay. Ang lahat ng hati o bahagi ay nilagyan ko ng kulay puti. Kaya kung apat ito, ang numerator natin ay 4. Ang ating fraction ay 4/4. Ito ay katumbas ng isang buo. Punta naman tayo sa larawan B. Meron tayong hugis parihaba. Hatiin natin ang larawan sa 10. Dahil sa 10 bahagi natin, hinati ang ating larawan, ang ating denominator ay 10. Lagyan natin ng kulay. At yan, ang lahat ng bahagi ay nagkaroon ng kulay. Kaya ang ating numerator ay 10. Ang ating fraction ay 10/10. Ito ay katumbas ng isa. Punta naman tayo sa larawan C. Meron tayong 2 hugis diamante. Hatiin natin ang bawat isa sa 2. Dahil sa 2 bahagi hinati ang diamante, ang ating denominator na gagamitin ay 2. At lagyan natin ng kulay ang 3 bahagi nito. Kaya ang ating numerator ay 3. Ang ating fraction para sa larawan C ay 3/2. Ito ay katumbas ng higit pa sa isa. Higit pa sa isa dahil may isang buo at meron pa tayong natirang bahagi. Pwede din itong isulat ng 1 1/2. Sunod, punta naman tayo sa larawan D. Hatiin natin ito sa 4. Dahil may 4 na bahagi, ang ating denominator ay 4. At lagyan natin ng kulay ang 3 bahagi. Dahil 3 bahagi ang may kulay, 3 ang ating numerator. Ang ating fraction para sa larawan D ay 3/4. Kulang sa isang buo. Ito ay halimbawa ng fraction na kulang sa isang buo dahil hindi lahat ng bahagi ay nalagyan ng kulay dilaw. Tandaan, kapag ang numerator at denominator ay pareho, ang number ito ay katumbas ng isa. Halimbawa, 5/5, 3/3, 11/11. Kapag ang numerator ay mas mataas sa denominator, ito ay higit sa isang buo. Halimbawa, 10/9, 8/7, 15/13. Mas mataas ang ating numerator. Kapag ang numerator ay mas mababa sa denominator, ito ay kulang sa isang buo. Halimbawa, 2/5, 4/9, 25/30. Ngayon, subukan naman nating sagutan ang mga gawain. Magsimula tayo sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Sipiin sa iyong kwaderno ang bawat gawain. Bilugan ang fraction sa bawat set na katumbas ng isang buo. At ikaw naman ang fraction na katumbas ng higit pa sa isang buo. Magsimula tayo sa number 1.
meron tayong 8 sevenths, 1 sixth, 9 tenths, at 5 fifths. Bilugan natin ang 5 fifths kasi katumbas ito ng isang buo. Ikahon natin ng 8 sevenths. Ito ay katumbas ng higit pa sa isang buo. Kalawa, meron tayong 7 fifths, 3 eighths, 6 sixths, at 5 ninths. Bilugan natin ang 6 sixths. Ito ay katumbas ng isang buo. Ikahon natin ang 7 fifths. Ito ay katumbas ng higit pa sa isang buo. Punta naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sulat sapat lang ang FEO kung ang fraction ay katumbas ng isang buo at FMO kapag ang fraction ay katumbas ng higit pa sa isang buo. Una, 7 sevenths. Ito ay FEO, katumbas ng isang buo. Sunod, 17 seventeenths. Ang sagot, FEO. Sunod, 13 twelfths. Magkaiba sila, mas mataas ang 13, kaya ito ay FMO. At 6 sixths, ito ay FEO. Subukan naman nating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Tingnan at suriin ang fraction kung ito ay mas maliit sa isang buo, katumbas ng isang buo, o higit sa isang buo. 4 fourths. Katumbas na isang buo. 1 ninth. Mas maliit sa isang buo. 5 fifths. Katumbas na isang buo. At 12 elevenths. Mahigit sa isang buo. Ngayon naman, gawain sa pagkatuto bilang apat. Unawain mabuti ang sitwasyon at isulat ang tamang sagot. Unang bilang, ako ay isang fraction na katumbas ng isang buo. Ang denominator ko ay 11. Anong fraction ako? Kung 11 ang denominator, para maging katumbas ng isang buo, ibig sabihin, 11 din ang numerator. Kaya ang ating fraction ay 11. 11. Ikalawa, ako ay katumbas ng higit sa isang buo. Ako ay may 17 bahagi mula sa 16 na magkakaparehong laki. Anong fraction ako? Kung ito ay hinati sa 16 na magkakaparehong laki, ibig sabihin ang denominator ay 16. At ang ating numerator ay 17, kaya ang fraction natin ay 17 sixteenths. At yan, nasagutan na natin ang mga gawain sa pagkatuto. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay makatulong sa iyo ang video na ito. Maraming salamat ka, Face Math! Hanggang sa muli!